Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading ito ay para sa Aquarius. Paalala lamang po na reading ito ay general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-resonate sa reading ito. Hopefully ay makuha ko yung energies nyo guys. So let's check your energy. Energy. Single, abundant. May pagka treacherous ko dito, or hindi man treacherous. May pagka sneaky, no? Sly. Yung energy mo. Oh. Kumbaga, may pagka ano ka dito, cleaver na dexterous. Alam mo yung dexter, no? May pagkatuso yung energy mo dito. Pero, ikaw yung person na blessed, no? Komportable yung buhay mo. Nabibili mo yung gusto mo. You enjoy the fruits of your labor. Nagtatrabaho ka man or self-employed ka man na person ay nabibili mo yung mga gusto mong bilhin dito. You live well, no? Na komportable, masagana. May pera ka. Abundant yung buhay mo. Bakit ka naging sneaky or deceitful or someone na naging liar, no? Liar or nagsinungaling ka dito? Bakit may lawa yun? Dahil mayroon third party. Dahil possible na yung person mo ay nagsinungaling sa'yo, may tinatago. Anong reason dito na meron na may tinatago siya, may hide, may secret sa'yo, may nalaman ka na merong third party pala sa connection nyo? With the moon. Anong purpose mo? Bakit nag-cheat ka? Anong purpose mo dito kung bakit naging deceitful ka? Anong purpose mo? Para masaktan. Yes, with the death card. Para masaktan yung person mo. Para maramdaman niya yung binitray siya. Para maramdaman niya yung sakit din, no? Na pinadama niya sa'yo. Ngipin sa ngipin yung ginawa mo. Let's see kung ano yung feelings ng person na to na ginawa mo ng deceit. Yung person mo, yung feelings niya. Nang problema siya guys, gagalit. For sure gusto mo malaman to eh, kung ano yung feelings niya, reaction niya. Ito, sumasakit yung ulo niya, nade-depress to, hindi makatulog. Yes, yung plano mo dito o yung gusto mo mangyari na maramdaman niya din yung pain na deep pain, no? Yung matinding sakit ay hindi lang yun yung naramdaman niya, na depressed to, na problema yung person mo na to, hindi makatulog,
Nahirapang makatulog paggabi. Pabangon-bangon pagka gabi ba nun? Problemado. Kakaroon ng anxiety, depression, insomnia. Na-depress siya. Umiiyak to. With the Knight of Swords, galit siya guys. Para kanyang gustong sugurin. Siguro yung mga sinabi sa'yo, masasakit na salita ito. With the Knight of Swords, impulsive to eh. Naging impulsive siya eh. Nawala siya ng control sa pinagsasabi niya. Sa binibitawan niya salita, no? Dahil sa galit niya. Depressed to. Kaya nagiging impulsive yung actions niya. Yung sinasabi niya. Naging hot-tempered siya. Magalit eh. Dimik! Naging magalitin to guys, no? Mainitin yung ulo niya dahil sa ginawa mo sa kanya. Dahil na-depress siya eh. Pag-depress yung tao, mainitin yung ulo niya. Let's see kung anong feelings mo towards a person na to ngayon. Alamin natin. Okay, ginajudge mo yung person na to with the hierophant sa mga pagkakamali niya, no? Para nga you want that nandun yung parang galit mo with the hierophant and the two of pentacles dito guys. Yes, may option ka. May option ka. Binitray mo to, no? Naging cheater ka din. Kung ano ginawa niya sa'yo, ginawa mo din sa kanya. Feelings mo sa kanya, hindi mo din alam. Kasi may galit kay, no? Gusto mo nga with the Hierophant, maparusahan tong person na to. Iparanas sa kanya yung ginawa niya sa'yo. Kumbaga, ginawa mo din, no? Ano yung ginawa niya dito. Ngayon, hindi mo alam kung ano yung magiging emotion mo towards a person na to. Clarify natin itong two of pentacles na to. Kung ano yung, parang ano eh, wala ka ng feelings eh. Parang hindi na sure yung feelings mo sa person na to. Kaya nagawa mo ang i-deceive din to eh. Dahil sa paghangad mo ng justice dito. Gusto mong saktan din yung kalooban niya, damdamin niya. Gusto mong iparanas sa kanya yung pinadanas niya sa'yo. Yung ginawa niya sa'yo. Clarification na two of pentacles. Okay. Yun nga guys, parang wala. Wala lang, parang balance lang yung feelings mo. Na you don't feel any emotions with the pentacles. Kundi parang nandun yung paghangad mo na ma-punish with the Hierophant ng itong person na to. Hindi mo alam kung ano yung feelings mo tuloy sa kanya. You're weighing. Gusto mo kasi yung kumbaga ikaw pagdating sa relationship hindi ka nagbe-base sa emotion. Nagbe-base ka sa offer or sa may ibigay or sa ugali ng tao, no? Or sa person mo. Kung sincere ba yung offer niya,
kung you will feel secured with this person, no? Hindi ka nagbe-base kung naging emotional ko or na in love ka dito sa person na to. No. Nagbe-base ka sa sincerity. Na maging secured ka. Kaya naghanap ka ng iba. No, naging deceitful ka din. Kasi gusto mo yung sincere na relationship eh. You didn't find sincerity sa person na merong nagsinungaling sa'yo pala. Na merong third party. Kaya nagpaligaw ko sa iba kung babae ka. At kung lalaki ka naman, ay naligaw ko ng iba. Pero gusto mo yung sincere na tao. Gusto mo yung stable ka. Yes, with the emperor, secured ka sa relationship na yan. Am I right? Let's see yung possible outcome for you na lang, no? Kasi may third party, di ba? For you, possible outcome for you. Para na lang siya. Yung sinisimulan mong relationship ay pang long term to, guys. This is a patient person. Mahaba yung pasensya niya. Stable. Yung offer niya sa'yo dito ay a pentacle. So, hindi man to ganun ka sweet or, yes, or ganun ka loving na yung, hindi man siya ganun ka caring. Pero, sincere naman siya, tsaka secure, you will feel secure sa person na to. Ito yung sinisimula mong relationship ngayon. You're taking a leap of faith with this person, no? So, ito na lamang guys, para sa ating Aquarius reading ngayon sa mga baguhan po dito sa akin channel. Please do subscribe at huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button na sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos ni upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading ito.